Samantala, kaugnay naman po sa nalalapit na undas at iba pang usapin, makakapanayam natin ngayon si MMDA General Manager Tim Orbos. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga. Okay, sir. Undas muna ang pag-usapan natin bago yung ibang mga problema sa traffic. Less than one week na lang po bago mag-undas. Alam naman natin kapag undas, dagsayan yung mga biyahero natin, palabas ng Metro Manila at papunta rin dun sa mga sementeryo within Metro Manila. Ang sabi po ninyo ay lifted ang number coding, tama po ba? Opo, sa Lunes and Tuesday, no, Monday and Tuesday, October 31 and 1. Okay. Holiday na po yun. So, but basically, just to make sure that malaman nun na ating publiko para wala na akong confusion, nagbigay na ho kami ng statement na Monday and Tuesday. Okay, aside from that, may iba pa po ba kayong mga policies na effective for UNDAS, for MMDA, and for the general public? Yun pong provincial bases, humingi po sila ng exemption for November 2 and 3. Binigay na ho namin yan, makipag-ugnayan po lang sila sa LTFRB. Under the Interagency Council on Traffic. That's one, oh. Oh, kasi oh, para makabalik sila. Makabalik, eh. Oh. Kasi inaasahan natin marami tayong mga kapuso na galing sa probinsya at papasok dito sa Metro Manila. Yun ang papunta, wala akong problema kasi mahaba-haba yung bakasyon, eh. Kaya that's nga ho, right. Yung Biyernes, hindi na namin dineclare na no coding. No? Okay. But since madaming ini-expect natin na aalis for pagdating ng November 2 and 3. Opo. Mukhang bibigat yung 2 and 3, therefore, binigyan na ho namin yan ng exemptions, ng no coding for the provincial buses that will apply sa LTFRB. So no coding for buses only, ha? Buses on, provincial at buses provincial only. Buses only for November 2 and 3. Yes. Pero the other buses... The city buses will have to... And also the... Lalo na ho, simula ng ating no window yung November 2. Paalala ko lang po sa ating mga kapuso na November 2 is the start of our expanded no window campaign. Anong kaibahan nito doon sa pinatupad ninyo last week? Ang desisyon ng interagency together with the Metro Manila Council, Mayor's Council, ay madadagdagan ng isang oras from before 7 to 7, 7 a.m. to 7 p.m., magiging 7 a.m. to 8 p.m. na ho. And then madadagdagan na ho ng kalye kung saan ito mag-a-apply, lahat ho ng tinatawag natin circumferential roads, at saka lahat ho na tinatawag natin radial roads ng Metro Manila. Okay. I-breakdown natin yan. Kasi dati ang alam lang natin ay EDSA, Commonwealth, Marcos Highway. Hindi pa ho kasama yung Marcos Highway. Hindi pa kasama Marcos Highway. Okay, so EDSA, Commonwealth. No, hindi ho. EDSA C5. EDSA C5. Alabang Sapote Road. Alright. At saka Rojas Boulevard. Now, with this, pagdating ng November 2, ano na yung mga kasama? Ano ho yan? There are about 16 major roads, eh. I'm sorry, mahaba-haba ho na listahan yan. But this will include yung mga R10. Siguro the best way is for them to look at our Facebook account at saka yung website. Alright. Again ho, the intention really is to dissuade you already from traveling unless necessary. Kasi talaga hong makikita mo, pag makikita mo yung coverage, practically it's the whole Metro Manila na. Okay, merong mga pumupuna na sinasabing... Anong mangyayari nito? Hindi na lang papasok yung mga tao sa kanilang trabaho. Ano po yan? Again, this is just a temporary measure. Okay. Hanggang January lang po ito. Hmm. So hindi naman ho ito na pang for the longest time na talagang mahihirapan ka. Mm-hmm. Hinihingi lang ho talaga namin magsakripisyo tayo for the next 3 months, considering that we all know Christmas really. If we don't provide solutions, right, magkakaproblema ho talaga tayo. Kasi ang pinupuna nila ay parang kumbaga bawal mo nang gamitin yung sasakyan mo nga. Practically the whole day bawal mo na siyang gamitin, pero hindi rin naman kasi maayos pa yung ating mass transport system. So parang anong gagawin ng tao? So may iba daw bibili na lang daw ng another vehicle, may mga ganyan na nagsasabi. Do you think this is really a good solution, yung you can't use your vehicle the whole day? Well ma'am, yung pagbibili ng another vehicle, I don't think they will, because tatlong buwan lang naman ho yan. Okay. Ang maganda ho nito sa nangyaring panukala, rightly or wrongly, ay nagkaroon tayo ng sense of sacrifice and volunteerism. In fact, we can name several companies who in their own, hindi na ho namin sila, niwala kaming programang ganun, who called us and said,
at tulungan mo kami, we will provide shuttle services to our our employees, no? But give us some kind of exemptions on coding days. We will provide carpooling services or shuttle services. Okay, that's and good. These are big companies in Makati, in BGC. So nagkakaroon ho tayo, people will adjust eh. People will find a way. I'm not saying this is right, but we need to do this so rather than face Christmas na talaga magkakaproblema ho tayo. That's why kami ho sa interagency will really ask for sacrifice, no? Dadating naman ho yung panahon na nandyan ho lahat dyan, ginagawa na ho yung, ano, yung ating mga railways. But in the meantime, we need to help each other. So this is until the end of the year? Until January 31 po. Ah, until January 31. Because there, meron yung ano. Bakit po nagtakda ng ganong oras? What is it with January 31? Meron tayong nakikitang ano dyan. Ano yung nakikita ninyong improvement na pwede na siyang i-lift itong no window hours? Yun pong expansion program for MRT3 will happen first quarter. Tapos po some of the major, I think mabubuksan din ho some parts ng ano ng mga flagship projects ng ating gobyerno. Okay. Why January still? Nandiyan ho yung nasa Reno, bibigat din ho yung traffic yan. And then people are going to go back home either to the provinces or to other countries. So we still need to contain such traffic. Kasi mabigat talaga ang mga lansangan pag Christmas, Undas, tapos bagong taon. Yes. And until nga yung ano, until mag-uwi Nasareno, pista ng Nasareno. Mabigat po yan. So, and we will be going back to classes. So kailangan ng adjustment period. Okay. Isa rin po sa sinasabing dahilan ng mabigat na daloy ng trapiko ay yung mga ilang kalsada natin, hindi natin nagagamit or namamaximize dahil may mga nakaparada dun sa gilid. I see that everywhere. Ano yan? It's a common experience for right, everyone. Right, wala akong nagsasabi na masaya sila sa illegal parking. Lahat to ang nagsasabi, kahit to yung mga galit sa amin sa no window, they say yan. Kaya nga ang ginagawa namin, tuloy-tuloy kami sa ano, sa aming kampanya against illegal parking. Ang we have an average of 80 to 100 vehicles a day that we tow. Okay. Ang nagiging problema lang ho dyan sa towing, it takes time, it takes resource, it takes a space which becomes also a point of obstruction of traffic. So, pinag-aaralan din ho namin how to really try to hasten our campaign. Isa ang tinitignan ho namin dyan is why not come out with, if we file a case, and we will file a case, di ba? Kasi kasama na ho yan, bibigyan ka namin ng ticket. Mm-mm. Hindi mo i-redeem yung ticket mo. Then we will have to file a case. So what does it entail? We just have to tell our motorists that if we file a case, we have other remedies there. Pwede ka namin ilagay na sa listahan ng watch list. Bakit you like ngayon that, po ba kapag natuo yung sasakyan mo because you're illegally parked, ano ang magiging sanction sa'yo? Magkano ba? Ano lang ho eh. I think it's 500. Yun ho yung sa amin, no? Pero meron ho yung per kilometer charge eh. Yan ang nangyayari ngayon. You get charged a certain amount per kilometer. So the farther away, the higher the fee. That's why inisip ho namin yung ginawa ho namin yung pagpapadala sa Tarlac. Ang problema naman ho dyan, again, it takes time and as soon as you leave the place. Eh kasi kung mura lang naman para mag-park ng ganyan, di ba? Walang abala sa'yo. Walang abala, di ba? Bayaran na lang nila. But then siguro, no, nakikita natin yung marahas na paraan. But at the same time, meron din kaming ginagawa na kausapin na yung mga barangay. Simple lang naman ho yan eh. We will be talking as an interagency to the barangay captains. Simple lang ho naman yan. Alam ho natin lahat ng solusyon. Mm-mm. Why not one-side parking? Mm-hmm. Ang nangyayari ho talaga doble-doble kasi gusto ng mga tao. Eh sir, kahit yung one-side parking, nakakaabala pa rin yun eh. Pero mas mabuti na ho yun kaysa yung dalawang nakatapat. Ano? We understand din yung problema nila. Also, why not time-bound parking? Which means pag-peak, tanggalin mo yung sasakyan mo. Ginagawa naman sa ibang bansa yan. Bababa ka sa New York, kukunin mo yung sasakyan mo pagka 7 o'clock na, ilipat mo na. Or else magbabayad ka. O tatanggalin ka. Yung sinabi niyo po kanina, sir, na per kilometer yung bilang, how does that work po? Ngayon po kasi we have one impounding area. This is in Valle Verde, Ultra. So kung natuwa ka sa Rojas Boulevard, dadaling ka pa all the way there.
At babayaran mo, babayaran mo per kilometer. Oh. Eh, so kung sa Pasig ka lang, edi ang lapit lang. Ang lapit lang. Oh. But the thing is, that takes time. So we're trying to find ways and means. At saka kung hindi naman masyadong malaki yung penalty, then they'll just... At saka ito ho eh. We're talking about cars. What about who yung mga buses and trucks na may violation? Paano namin ito to yan? Correct. And yet they're on the road. So, kailangan ho talaga multifaceted solutions. That's the only way we can address this. Okay. Meron pang isa pang programa yung MMDA. Alam ko hindi pa ito under your term. Dati pa ginagawa na itong no contact traffic apprehension. Alam ko ginawa na itong policy in the previous administration pa. How effective is this? It's very helpful. Ang ginawa, in fact, 40,000 when I came in, 40,000 immediately in 3 months na ang na-apprehend nila. Ang sinabi ko lang po sa aming Metro Base, again, no, you will send the ticket after 8 days. Mm. In those 8 days, that car will continue to violate. So I told them, okay ang no contact apprehension, but if we can already send the message on ground to our enforcers, it's better. So nangyayari yung ngayon, nahuli yung isang sasakyan, maaring ginawa yung violation in Cubao, hindi mahuhuli sa Cubao yan. Mm. So makikita nila, kaya minsan yung mga tao kukuha ng litrato, sabihin nila, ito nag-violate. Pero na nangyari ho dyan, yung bus na yan, pagdating sa Guadalupe, dun huliin. Mm. Ginagawa na ho namin yun ngayon. No? Okay. In fact ho, yung number coding, if I may say so, paalala lang sa ating mga kababayan, because ang ginagawa ho natin, pagka coding tayo that day, dun tayo sa leftmost lane. Tatago tayo dun dahil yung enforcer nandito, di ba? Wag mo natin gawin yun kasi yung camera ho nakatutok sa lane na yun. So mahuhuli ka at mahuhuli. So mga kapuso, akala ninyo dahil hindi kayo pinara ng MMDA traffic enforcer, ay lusot na kayo. Nailagan ko si MMDA. Pero meron palang nakatutok na camera. Nakatutok But yan. When do you get the notification that nahuli ka pala? We're trying to do it as fast as possible. Again, I said, no, kung pwede yung on-ground enforcement, may tawag ka agad ng Metro Base. Doon sa enforcer sa baba, kahit na yung next avenue, gagawin nila, huliin din nila yon. Meron na po ba kayong nabigyan ng... Ay, meron na ho. As of last week, I think, ang naservan ho na on the no-coding alone, if I'm not mistaken, nasa mga 600 din ho yun. Magkano po ba ang penalty for... Mababa ho eh. 500 din ho yung... So isa rin ba ito sa iniisip ninyo na solution? Because people keep violating the traffic rules and regulations kasi madali naman magbayad, mababa lang naman yung penalty. Alam nyo, ma'am, yesterday nga, may lumapit. Kaibigan ko pa. Kaibigan ko pa na madaming truck. Sabi niya, GM, bayaran ko na lang ng one time yung violations ng aking So you can allow them. Sabi ko, does not matter because once you hit the road again, you will violate again. We will catch you. The ticket is no license for you to violate the whole day. Right. So, sa tingin niyo, solution niyo na itaasan yung mga penalties para mas matakot yung mga tao mag-violate ng batas trapiko? Ma'am, tama ho yan. In fact, yung huling meeting namin with the mayors, together with the Interagency Council on Traffic, tataas ho namin yan from 300 to siguro mga 1,000. So, and it will be uniform. All throughout Metro Manila, regardless whether MMDA na huli sa'yo, HPG, LGU, Mandalu yung Makati, same rates na ho. We're talking about it and we will implement it. Well, I think that's good. Thank you. Kasi para naman matakot naman yung mga tao kasi dapat magkaroon na talaga ng disiplina sa kalsada. Now, sir, isa pa po itong napapansin namin. Lagi po yung may mga sasakyan naglalagay po ng mga sticker sa harap, media, doktor, yung mga ganyan. Meron po ba talagang exemptions pagdating sa number coding? Ma'am, there are automatic exemptions. Like what? Like yung of course police, ambulances, military vehicles, fire trucks. Media, they need to have that insignia, that logo that it's a branded vehicle of media vehicle. So okay. Hindi pwedeng may nakasulat lang na media or doktor ganyan. Hindi yung doktor ganito 'yon, no? Okay. Yung doktor ho, very abused 'yan. And I told them, no exemption for doctors. No exemptions for doctors kasi inabuso rin ho 'yan. Imagine ho yung mga nagtitindala ng mga gamot. Yung mga med reps. Meron na silang ganun. And pinabayaan yun for the past so many years. Okay. Hindi na ho pwede yun. They need to go to us and really tell us why they need an exemption. So no exemption for doctors Totoo ho yun. Ang sinasabi ho namin, emergency care
doctors. And that has to be proven by both the Philippine Medical Association and actual reasons why you need to do it. And as far as the media is concerned, yung marked vehicle lang ng media, not the personal car. Hindi po car. Yung ID na... Hindi yung ID lang. Hindi, hindi yung ID. Oh. So, kasi ako ang dami kong nakikita minsan sa traffic. Biglang, may media doon, may sticker na media, ang laki-laki. Sabi ko, sino kayang channel to, di ba? Pero totoo, private yan. Vehicle siya, yes. Yung ganyan. So, hindi yun exempted. Hindi exempted yun. Hindi ho. Okay, but you know, okay. They can always they can apply for a one day pass kung talagang kailangan nila pumunta. Binibigyan so only vehicles na may marka talaga, ambulansya, etc. Sana naman yung ambulansya talagang ginagamit sa... Ayun na nga ho eh. Kasi alam minsan natin, alam naman natin alam may mga ambulansya na wala namang pasyente sa loob or you know, ginagamit na very for true. Other things. Totoo yan. Yes, yes, ma'am. So, ulitin lang po natin yung iba pa po ninyong mga policies para po sa UNDAS kasi po ito po yung immediate na... Alam ko po, wala pong holiday ata para sa mga MMDA traffic enforcers. Tama po ba? Yun o, siyempre paalala natin sa ating mga kapuso no, na huwag na magdala ng anything na... yung alcohol, yung bladed weapons or anything na maingay. Mm-mm. Kasi kami rin ho ang magmaman ng mga cemeteries. Nandun ho at ating mga enforcers, mga taga-MMDA. Kami rin ho, we will provide emergency services. Maglilinis ho kami doon. So para mapadali na rin ho yung buhay natin. Sir, I just need to ask you this. Kasi laging problema po ito pag UNDAS. Yung parking. Kayo rin po ba? Sa inyo rin po ba yon? Or local government ang may... Local government to. But okay. We are helping them. We are helping them. Lalo na in areas like, you know, Marikina. Mm-mm-mm. Yung North Cemetery, South Cemetery, Manila Memorial. So magtatakda ng designated parking area lamang? Opo, opo. And will you be towing vehicles if they're illegally parked on UNDAS? Alam mo, that's a good idea. Nako, sorry po. Magagalis. Salamat. Tama ho yan, no? No, kasi it's always a problem, di ba? Yes, yes, yung yes. Yung pagpaparada. Minsan ginagawang... In fact, di ba, years ago, may nag-road rage dyan. May binaril siya in Loyola. So, totoo yan. Well, good luck po dahil mukhang mabigat po yung magiging daloy ng trapiko natin this coming UNDAS. So... Maraming salamat po sa inyong oras. Pagitin nyo lang po ulit yung website para po sa mga kapuso natin na gustong malaman kung ano na po yung mga pinalawig na masakop po ng number coding come November 2. mmda.gov.ph. Mm-hmm. We have our Facebook account. We're posting it there. There's also the IACT account. No? So anyway, we'll make the proper announcements today and tomorrow. By November 2 po yun, mas pinalawig na yung number coding, no window hours. No window. Maraming pong salamat sa inyong panahon, MMDH General Manager Tim Orbos. Ma'am, thank you, sir. Salamat po sa oras. I used to work here. Thank you, sir.